Mga bata na pinalaki ng mga hayop sa gubat. Marami tayong naririnig na kwento o napapanood sa pelikula na mga bata na natagpuan sa gubat na inalagaan at pinalaki ng mga hayop. Pero ang kwento natin ngayon ay nangyari sa totoong buhay. Pero bago natin ituloy ang ating kwento ngayon, at kung bago ka lang din sa aking YouTube channel, paki-like and subscribe at paki-click mo na din ang notification bell para updated ka sa mga susunod na videos. Narito ang mga batang pinalaki ng mga hayop. Oksana Malaya. Si Oksana ay isang batang Ukrainian na natagpuan na nakatira kasama ang mga aso sa isang kulungan ng aso noong 1991. Siya ay 8 taong gulang noon at nakatira sa kulungan ng mga aso sa loob ng 6 na taon. Sinasabing lasinggero ang kanyang mga magulang at isang gabi, basta na lang siyang iniwan sa labas. Naghahanap ng init ang 3 taong gulang na batang babae dahil sa malamig ang panahon. Gumapang siya patungo sa kulungan ng mga aso at namaluktot kasama ng mga mistisong aso. Ito ay isang matalinong hakbang para sa kanya na marahil ay nagsalba sa kanyang buhay. Mula noon, siya ay namuhay kasama ng mga aso at natuto siyang mamuhay at gumalaw na kagaya ng mga aso. Tumatakbo siya gamit ang kamay at paa. Humihingal na nakalabas ang kanyang dila. Nakikita ang mga ngipin at kumakahon. Dahil sa kakulangan niya sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, ang alam lang niya ang mga salitang oo at hindi. Si Oksana ay nakatira na ngayon sa isang klinika sa Odessa at nagtatrabaho sa isang ospital ng mga hayop. Shamdeo. Si Shamdeo ay kailangang lumaban at labanan ang mga hayop para sa kanyang sarili at sa kanyang pagkain. Kailangan niyang matutong mabuhay. Ang isa na ito ay nagpapakita kay Shamdeo, isang batang lalaki na natagpuan sa isang kagubatan sa India noong 1972. Siya ay tinatayang 4 na taong gulang noon. Nakikipaglaro siya sa mga batang lobo. Maitim ang kanyang mga balat at siya ay may matatalas na ngipin, mahahaba at parang hook na kuko, may parang lubid na buhok at kalyo-kalyo na ang kanyang mga palad, siko at tuhod. Siya ay kumikilos at umaastang mabangis na lobo, tumatahol at umaalulong na parang lobo. Siya ay mahilig sa paghuhuli ng manok, kumain sa lupa at may labis na pananabik sa dugo. Nakihalubilo siya sa mga aso. Hindi siya nakakapagsalita dahil lumaki sa mga kalinga ng mga mababangis na lobo at ang ugali niya ay ugaling lobo. Ngunit natutunan niya ang ilang sign language at doon siya natutong makipag-ugnayan sa mga tao. Si Shamdeo ay namatay noong 1985. Marina Chapman. Ang batang Colombian na si Marina Chapman ay kinidnap noong 1954 at siya ay 5 taong gulang pa lamang noon. Mula sa isang liblib na nayo ng South America at iniwan ng kanyang mga kidnappers sa gitna ng kagubatan. Nakatira siya kasama ang isang pamilya ng mga unggoy sa loob ng 5 taon bago siya natuklasan ng mga ngaso. Kumakain siya ng mga berry, ugat, saging na ibinababa at ibinibigay ng mga unggoy. Natutulog sa mga butas, sa mga puno at lumakad gamit ang kamay at paa na tulad ng mga unggoy. Ito ay hindi tulad ng mga unggoy na nagbibigay sa kanya ng pagkain. Kailangan niyang malaman at matutunan ang bawat galaw ng mga unggoy upang mabuhay siya at may kakayahan at pangkaraniwang pangunawa. Kinupyan niya ang kanilang pag-uugali at naging sanay na sa kanya. Hinihilan niya ang kuto sa kanyang buhok
at tinatrato siya tulad ng unggoy. Nakatira na ngayon si Chapman sa Yorkshire kasama ang kanyang asawa at dalawang anak na babae. Dahil ito ay hindi pangkaraniwang kwento, maraming tao ang hindi naniniwala sa kanya. In-X-ray ang katawan ni Chapman at tiningnan ang kanyang mga buto upang makita kung siya ay talagang malnourished at napagpasyahan na maaaring nangyari nga ito sa kanya. John Cibonia. Tumakas noon si John Cibonia mula sa bahay nila noong 1988 nang siya ay 3 taong gulang pa lamang noon. Pagkatapos niyang makita ang kanyang ama na pinatay ang kanyang ina, tumakas siya at pumunta sa gubat upang magtago dahil sa takot niya sa kanyang ama, kung saan siya tumira kasama ang mga unggoy ng 3 taon. Doon siya lumaki kasama ang mga unggoy at natutunan niya kung paano mamuhay at umasta bilang unggoy. Siya ay nakuha at nahanap ng mga mangangaso noong 1991. Siya ay 6 taong gulang na noon at inilagay sa bahay ampunan. Mayroon siyang mga kalyo sa tuhod mula sa paglalakad tulad ng isang unggoy. Natuto si John na magsalita at siya ay isang miyembro ng choir ng mga bata ng Pearl of Africa. Madina. Si Madina ay nanirahan kasama ang mga aso mula nang siya ay ipinanganak hanggang siya ay 3 taong gulang. Kumakain siya kasabay ng mga aso, naglalaro kasama ang mga aso at natutulog kasama ng mga aso sa tuwing malamig ang panahon. Siya ay natagpuan ng mga social worker noong 2013. Siya ay nakahubad, naglalakad gamit ang kamay at paa at umaatungal at umaalulong tulad ng isang aso. Iniwan kaagad si Madina ng kanyang ama pagkapanganak pa lang sa kanya. Ang kanyang ina na 23 taong gulang ay isang lasinggera. Siya ay madalas na lasing habang inaalagaan ang kanyang anak. Uupo na lang sa lamesa upang kumain habang ang kanyang anak na babae ay ginagapang ang buto na itinatapon sa sahig kasama ng mga aso. Si Madina ay natagpuan ng mga doktor na siya ay malusog ang pangangatawan, kaisipan at pisikal sa kabila ng pinagdaanan niya sa buhay. Sa kasalukuyan, siya ay nasa pangangalaga ng mga doktor. Sujet Kumar. Si Sujet ay 8 taong gulang nang siya ay matagpuan sa gitna ng isang kalsada na kumukurkukok at humapagaspas ang kanyang bisig at kumikilos tulad ng isang manok. Tinutukan niya ang kanyang mga pagkain. Sumukot-sukot sa isang upuan na parang manok at gumawa ng mabilis na paglagatok gamit ang kanyang dila. Ikinulong siya ng kanyang mga magulang sa isang kulungan ng mga manok. Ang kanyang ina ay nagpakamatay at pinatay naman ang kanyang ama. Ang kanyang lolo ang sumalo sa responsibilidad para sa kanya, ngunit pinanatili pa rin siyang nakakulong sa kulungan ng mga manok. Nang siya ay natuklasan, ito ay nakakagulat at nakakabigla. Dahil natutunan niya ang pag-uugali ng mga manok, kumikilos siya na parang manok at tumitilaok na parang manok. Ang kanyang mga daliri ay parang kuko ng ibon at hindi makahawak ng kutsara. Sinisikap ng mga tumutulong kay Sujet na maupo siya ng maayos at makipag-usap. Sa ngayon, si Sujet Kumar ay naalagaan ni Elizabeth Clayton. Siya ay ang taong nagligtas sa kanya mula sa bahay ng kanyang lolo at nagtataguyod ng mga batang walang matutuluyan. Ivan Meshokov. Tumakas si Ivan mula sa kanyang pamilya sa edad na 4. Kinakain ang mga pagkain ng isang grupo ng mangligaw na aso at sa kalaunan ay naging isang uri ng pinuno ng grupo ng mga ligaw na aso. Nanirahan siya sa mga lansangan sa loob ng 2 taon bago siya dinala sa bahay ampunan.
Ang relasyon at pakikipagkaibigan niya sa mga grupo ng mga aso ay mas tumibay kaysa anumang bagay na kilala ni Ivan sa kanyang kapwa-tao. Humingi siya ng pagkain at ibinahagi ito sa kanyang grupo. Bilang kapalit, siya ay natulog kasama nila sa mga mahabang gabi ng taglamig sa malalim na kadiliman kapag bumagsak ang mga temperatura. Tumakas si Ivan hindi upang lumayo sa kanyang bahay, ngunit wala lang talaga siyang pagpipilian. Dahil ang kanyang tahanan ay walang katahimikan, na mas gusto niya na lang sa mga lansangan na kasama ang mga grupo ng mga aso. Ang mga kakaibang kwento ng mga batang nawawala ay madalas na papagkukunan ng kahihiyan at lihim sa loob ng isang pamilya o pamayanan. Hindi ito ang mga kwento na katulad ng nasa librong Jungle Book. Madalas na ito ay sanhi ng mga kaso ng pagpapabaya at pang-aabuso. At malamang lahat ito ay dahil sa isang trahedya na kombinasyon ng pagkagumon, karahasan sa tahanan at kahirapan. Ito ang mga bata na sobrang naapektuhan ng mga sirkumstansya na nangyari sa buhay nila, na nakalimutan o hindi pinansin o itinago. Hanggang dito na lamang po ang ating kwento. Hanggang sa susunod na videos, salamat!